Isa sa pinakasikat na lucky charm sa buong mundo, ang horseshoe. Ito ay mabisang proteksyon at swerte sa sinumang gagamit nito. Pero paano ba buhayin at panatilihing may taglay na power ang iyong horseshoe? Maswerteng araw sa lahat. Ang ating aralin ngayon ay patungkol sa bisa, pinagmulan at paano gamitin ng tama ang horseshoe. Bago ako magpatuloy, salamat sa mga nanood sa nagdaang video aralin natin patungkol sa pamahiin gabay pampaswerte sa tahanan gamit ang bato. Kung hindi mo pa napapanood, ilalagay ko sa description box ang link para mapanood mo. Salamat, swerte shoutout sa inyong lahat. Gumawa na tayo sa ating aralin. Ang purpose ng video ito ay upang magkaroon kayo ng sapat na kaalaman sa bawat pampaswerte na ginagamit nyo. Simulan natin sa horseshoe. History. Nagmula ang paniniwala sa horseshoe sa mga sinaunang Greek at Kristyanismo. Pinaniniwalaan nila na ito ay mabisa at may magical powers na taglay. Sa kanilang paniniwala na ang mga bagay na gawa sa bakal ay makakayang magpaalis at mag-alis ng malas at masamang espiritu. At mula noon, kasama ng mga Kristiyano, nagsimulang gamitin ang horseshoe upang maitaboy ang anumang masamang gawain, demonyo, mga masamang espiritu at mangkukulam. At hindi nagtagal, ito din ay ginamit na sa pang-alis ng mga kamalasan at negatibong enerhiya. St. Dunstan. Mas nakilala ang horseshoe sa kapangyarihang taglay nito dahil sa isang lalaki. Siya ay isang panday na nagngangalang Dunstan at kalaunan ay naging santo. Bakit? Yan ang ating aalamin. Si Dunstan o St. Dunstan ngayon kung tawagin ay isang panday sa bansang England. Isang gabi habang siya ay nagpapanday, pumasok sa kanyang tahanan ang demonyo at sinabing lagyan ng horseshoe ang kanyang kabayo. Pero kabaliktaran ang ginawa ni Dunstan dahil hindi niya ito inilagay sa kabayo ng demonyo. Ipinako ni Dunstan ang horseshoe sa mismong paa ng demonyo. Sobrang nasaktan ang demonyo at nakiusap kay Dunstan na alisin ito. Pumayag lamang si Dunstan na alisin ang horseshoe sa isang kondisyon. Ito ay ang pangakong lalayuan ng demonyo ang mga bahay na may nakasabit sa taas ng kanilang pintuan na horseshoe. At dito nagmula at naidagdag sa mga paniniwala ng horseshoe na mabisang proteksyon sa lahat ng masasamang gawain at nakakataboy ng kamalasang hatid ng demonyo. Dahil sa nangyaring ito, si Dunstan ay naging arsobispo at kalaunan ay nailoklok bilang isang santo kaya tinawag siyang Saint Dunstan. Gabay sa horseshoe. Maswerte ang horseshoe na gawa sa bakal or yung mismong galing sa kabayo, mga frenny. Kapag may ganito ka, keep it secret, okay? Anyway, going back sa horseshoe, mainam ang galing sa kabayo mismo, yung talagang old na. Ito ay pinaniniwalaan na napakabisa. Humahatak ito ng swerte at protection mo sa buong kabahayan, maging sa iyong sarili. Alam nyo ba nung unang panahon, ang number 7 ay pinaniniwalaan na maswerte na, kaya naman maihahalin tulad din dito ang horseshoe. Dahil noon, ang horseshoe ay may 7 pako na inilalagay sa kabayo. Horseshoe as lucky charm. Ang mga horseshoe na lucky charm basta original, ito ay maswerte. Nowadays, ang mga horseshoe ay kadalasan gawa na sa mga stone. Pero gaya ng sinabi ko kanina, if meron kayong metal horseshoe, wag ipagsabi sa iba, okay? Isabit ang horseshoe sa main door. Kung metal horseshoe ang gamit nyo, pakiusap, iwasan ilagay ito sa tapat ng may metal na pintuan, okay? Ibalot ang horseshoe sa itim na tela at ilagay ito sa inyong bigas. Ang pamahiin na ito ay nagsasabing hinding-hindi mauubusan ng bigas at pagkain ang inyong tahanan. Gawin lamang ito sa araw ng Sabado at maaga o bago sumikat ang araw. Number 3, kung may kaha kayo o drawer kung saan nakatago ang inyong wallet, alahas o pera, ilagay ang horseshoe sa lugar na yon at dapat nakabalot ng itim na tela. Pwedeng Huwebes at Sabado ninyo ito gawin. Kung may bag kayo, pwede nyong ilagay ito sa tagong compartment ng inyong bag at kayo lang ang nakakaalam. Ito ay umaakit ng swerte saan ka man magpunta, hindi lang sa pera, protection, kundi sa mga pabor na sitwasyon para sa iyo. Paano buhayin at panatilihing makapangyarihan ang iyong horseshoe? Kung ang horseshoe na nasa iyo ay bakal, mainam ito kung ipapadaan mo muli sa apoy. Maaaring gawin ito sa kada 19th of May o yung feast ni St. Dunstan at sa tuwing Biyernes Santo. Pero kung ang inyong horseshoe ay gawa sa mga stone o hindi bakal, pausukan muna ng durog na dahon ng laurel at dinurog na cinnamon
stick ang horseshoe. Pagkatapos ay wisikan ito ng holy water. Kung meron kayo, but optional lang ito, pero kasi sa akin, winiwisikan ko, much better po. Gawin ito every 19th of May or Biyernes Santo din. Same as sa may mga metal horseshoe. So yun lang muna mga frenny ang ating aralin ngayon. Tandaan na ito ay gabay lamang. Ang pagdarasal ng time team ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Salamat sa pakikinig hanggang sa muling aralin. Ingat!